po sa lahat. Ako po'y bumabati sa mga viewers ko. Narutigit po sa Pilipinas. Na magandang gabi po kung gabi dyan at umaga. Magandang umaga po kung umaga. Ang tatalakayin ko po ngayon ay yun pong nakita ko sa mga vlogger, defender ni Mix, na napapakinggan ko na niriribat nila nung sila'y pumanik kay Sakang. Alam nyo, sa inyong magkakapatid, ang live na yon, nagmukha kayong hindi palingke, nagmukha kayong talipapa. Bakit nasabi kong para kayong mukhang talipapa doon? Kasi kung mga sumagot kayo sa mga nagtatanong sa inyo, parang wala kayong mga pinag-aralan. Bastos. Lalo't higit, yan si Kalaparan ay katambukan pa. Ang ayos ng tanong sa baba ng mga nagtatanong sa inyo, sasagot kayo na magsunto ka na lang, sasagot pa, sa magsasabi ka pa, nasaksakin ka na lang para magkaroon ng kaso. Hoy! Kaya nagkaroon ng sabi na kayo'y magkaso dahil sa mga pinagsasabi ninyo kay Migs na bintang ninyo doon sa kapatid ninyong nawala. At yan tanga pa ninyong vlogger doon nagmamagaling. Yung kalapada ng noo mo at yung katambukat kapag kalaparan mo, hindi ganyan ang pagsagot sa tao, lalo't naka-live kayo. Lahat ng tanong, hindi niyo masagot ng tama sa mga itinatanong. Kaya diyan kayo, alam nyo, kitang-kita. Puro kayo, fake news. Ang mga pinagsasabi ninyo, puro paninira. At ang pinagsasabi nyo, puro haka-haka para lang mapabaksak si Migs. Dahil, kung kayo'y totoo at may pinanghahawakan kayo, dapat ang sagot ninyo kung anong tanong siyang sagot. Pero hindi ninyo masagot ang ayos. Kasi, hindi totoo. Ang yayabang pa nyo din sa itaas. Pati, si Ngiwe, ha? Na stay child. Ano sasabihin niya? Na para yung mga viewers, para malaman, doon sa dalawang bakla, na para, ibig sabihin, parang nanloloko ng tao, ng mga supporter, ganun ba yun? Ng bubudol? Bakit? Anong ibinudol ni Tayjet at ni Migs? Alam ba nyo, pauunawa ko sa inyo, ha? At sa inyong mga tanga na fans. Ha? Noong magtandem silang dalawa, kung nakinabang si Migs na sinasabi nyo kaya si Migs ay nakilala dahil sikat ang inyong kapatid. Ha? Ako'y nagtataka. Sikat pala ang inyong kapatid. Bakit? Nung mamatay ang inyong kapatid, kayo ang iniwanan ng viewers. Isa ako, hindi ako naniniwala
At hindi kaya ako nanood sa tandem nila dahil ang kapatid ninyo. Humanga ako kay Mix sa gandang lalaki. Kung tutuusin sa physical at anyo ng kapatid ninyo. Huwag kayong magbuhat ng sarili ninyong bangko. Dahil nung magtandim sila, lubog na ang kapatid ninyo. Nagtitinda lang siya ng diswasing. Dahil kita ko rin yun. Nung in-interview siya ni Mix, na tinatry siya kung paano mag-sell stock. Budol? Bakit? May nabudol si Mix. Sino ba ang naka-receive ng limpak-limpak na salapi sa mga supporter nilang dalawa? Para sabihin niyo silang dalawang budol. Ha? At hanggang sa ngayon, hindi kayo nananahimik. O nariyan pang minapakinggan ako. Hindi kayo titigil hanggat hindi nauubos ang supporter ni Mix. Alam niyo, sa mga pinagsasabi niyo diyan sa taas, kahit yung vlogger ninyo, alam niyo, nagpahalata lang kayo kung sino kayo, kung ano ugali ninyo, kung ano ang habol ninyo dahil sa mga binitiwan ninyong salita. Ha? Budol? Ang dalawang bakla? Bakit? Sila ba nakareceive ng limpak-limpak na salapi? Tatandaan ninyo, ang mas lalong nakinabang sa tandem nila ay kayo. Dahil kayo ang pinadalhan ng mga fans nila ng pera, ng tulong, hindi si Migs. Na hindi ang kapatid ninyo ang nakinabang, kundi kayo. Ba't di ko sasabihin kayo? Saan lang nakinabang ang kapatid ninyo? Doon sa libingan. Nandun din siya. Pero, naroon ang pamilya ninyo. At anong sasabihin yung budol si Migs? Si Tijet? Napakinggan ko sa isang vlogger ngayon na si Migs nagbigay sa inyo ng 100,000. Si Migs pa pala, ha? Ang nagbayad dahil sa ospital at nagpa-cremate. Walang lumabas sa inyo kahit isang sintimo. Sa laki ng tinulong sa inyo ng kapatid ninyo, maghahanap pa kayo ng kita ng kapatid ninyo. Nung panahon, ang kapatid ninyo ay artista. Ilang taon siyang artista kung ihahambing, pagpalagay natin, 2 taon. Pero walang 2 taon. Ano mo kaya ang kapatid ninyo? Ilang taon nag-artista ang kapatid ninyo? Nasaan ang kinita ng kapatid ninyo? May ilalabas kayong passbook na sa katunay ipinag-ipon ninyo. Bakit? Nung panahong COVID, ang kapatid ninyo nagtitinda ng diswasing. Kung may pera ang kapatid ninyo. Ang galing ninyong maghanap. Ang galing ninyong magsalita na budol. Alam nyo, kung tutuusin, kayo ang nakinabang sa supporter ni Mix dahil kayo ang nakatanggap ng limpak-limpak na salapi. Nung mamatay ang kapatid ninyo at hanggang sa ngayon, sino nagbibigay sa inyo? Supporter na pinagtandiman nilang dalawa. Ngayon, sino ang budol sa inyo? Ha? Sinong budol ngayon sa inyo? Bakit nyo ginagawa ang ganito?
Bakit nyo sinasabing hindi kayo titigil hanggat di nauubos ang supporter ni Mix? Bakit? Anong dahilan? Hinggit kayo. Gusto nyo mawala ang supporter. Dahil ang mga supporter, umalis sa inyo. Ha? Na hindi ninyo matanggap dahil ang supporter. Kumikita kayo. Nakakatikim kayo. Ngayon, sino ang budol sa inyo? Si Migs, siya naming hinangaan. Si Tajet, manager ng dalawa. Eh kayo? Anong itinulong niyo sa tandem nila? Tanda ko noon, nariyan pang buhay pang kapatid ninyo. May naglikuan sa Facebook na pinauwi ang kapatid niyo tapos tinatanggihan niyo na hindi niyo kilala. Uy! Sinong ibang tao ang gagawa noon? Bakit may mahihita sila? Bakit? Kung ang kapatid ninyo uuwi doon, bakit bibigyan siya? Bakit? Siya ba ang sasahod? Ha? Tapos sasabihin niyo, hindi niyo kilala? Imposibleng gumawa noon na ibang tao. Ha? Alam niyo? At yan pa, alam niyo, puro kayo paikot. Puro kayo balat kayo. Balat kayo. Sa totoo lang, balat kayo. Sa mga taong nasa harap ninyo. Hindi kayo mga totoong tao. Ano pa sasabihin ninyo? Ha? Na wala naman kami sinasabing ganun, na si Migs pumatay, na si Migs ganito. Ay ano ngayon? Nasinigigan na rin. Ay ano ngayon sinasabi ng mga vlogger sa harap ninyo? Bakit di ninyo nasalo? Ha? Ano yung sinasabi ng isang vlogger mo? Yan si Laway? Ha? Alam nyo, ang masakit sa inyo, pag kayo ay tinatanong ng kayo lang, para kayo maamong tupa. Na gusto ko lang, ang gusto lang namin, magsalita si Migs. Wala kami sinasabi nyeng. Ay, ang live ninyo, anong sinasabi ng mga vlogger ninyo? About Migs. At mismo sa bibig ng kapatid mo, dalawang bakla na budol. Mga plastic. Tatandaan ninyo, walang maniniwala na sa inyo. Dahil sa live na yan, pinakita lang ninyo kung ano talagang ugali ninyo. Kung ano din ang target ninyo. Dahil ang mga tanong, inilihis ninyo, hindi nyo nasagot ng tama. Nariyan pang mayroong magpapasaksak para lang makasuhan. Ni Tajet, uy! Kayo, sa inyong bibig lumabas na may mga parang mayroong hindi maganda sa pagkamatay ng kapatid niyo, nariyak ang kapatid niyo pinabayaan. Bakit sila magdidemanda? Kayo ang magdemanda, mga ugang vlogger niyong usbaw. Kung ano nasa bibig na inilalabas, usbaw din ang ugali. Mga maghahamong pa na magsuntukan. Ikaw tambok. Huwag mong dalhin ang ugali mong yan na para kang nasa squatter kung magsalita. Sige, ang arte pa magsalita.
Halatang-halata naman na inggit na inggit kayo. Kaya kayo nagkakaganyan. At may masama at talagang masasama at talaga yung utak ninyo talagang masasama. Dahil ang, dahil ang isip ninyo, gusto ninyo mapabaksak si Mix. Mawala ang mga supporter. Alam nyo, kung kami mawawala kay Mix, hindi kami para pumunta pa sa inyo. Sabihin ko sa inyo, hindi, no. Dahil sa samlang ng bibig ninyo, pati budi ninyo, pati kokote ninyo, samlang. Yan live ninyo, para kayo nasa squatter. Mga wala kayong modo. Dalawang bakla na budol. Eh kayo? Hindi ba kayo budol? Budol din? Salamat nga kayo. Laki ng pakinabang ng kapatid ninyo. Sino ang naghirap sa vlog na yan para sumikat? Sino ang tumarabaho niyan? Ang inyong kapatid umarte lang. Pabahay pa siya. Serbisyo pa siya. Sasama ninyo. Ni anuman wala kayong naitulong. Pero ano itong ginagawa ninyo na wala ang kapatid ninyo? Di na kayo mga nahiya. At kayo mga vlogger na kayo, pareho din kayo nila. Kapal! Kung tutuusin, mas malaki ang pakinabang ninyo at ng kapatid ninyo. Dahil nagkaroon kayo na yan ng moso. Saan galing yan sa supporter? Kaya kayo talaga ang nakinabang sa mga supporter. Tapos ngayon gusto ninyo, hindi kayo titigil hanggat di nawawala kay Migs. Eh kayo ang nakinabang. Kaya kayo nakatanggap ng limpak-limpak na salapi. At hanggang ngayon, kayo, imposible, na walang nagbibigay sa inyo o natulong. Pagpalagay na ngayon iwi-kwan, hindi kagaya noon, uhupa na, o madalang na madalang na. Pero, nakikinabang pa rin kayo hanggang ngayon. At diyan sa channel na ginawa ni Mix, nasaan ba, di ba kayo ang may hawak? Hindi naman namin kayo kilala eh. Ako nga eh. Hindi ko alam na may kapatid, yung katandem ni Migs, si Aling Maliit. Ngayon na lang kayo naglabasan. Nung naglalabasan, ang perang na ibibigay, na aboloy, sana wala. Gandara pa kayo ano? Kaya hindi nyo matanggap. Kasi, limpak-limpak na tanggap ninyo. Kaya ngayon, halos, magpakamatay kayo sa paninira kay Migs. Sa pagpapabaksak kay Migs. Kung iniisip ninyo na pag napabaksak nyo si Migs, kami babalik. Never. Alam nyo, nagpakilala lang kayo kung gano'n ninyo kasama. Ipinaramdam lang nyo sa tao at ipinakilala sa amin kung anong klase kayong mga tao at kung ano na hindi dapat kayong igalang. Hindi dapat kayo respetuhin. Dapat inisip nyo bago nyo ito ginawa. Kung sakaling gagawin ba namin ito, babalik pa ba sila ang mga supporter na yan sa amin? Dahil kung hindi, useless
makikilala lang kaming ganito. Diba? Nakakapanghilakbot. Pinawasak ninyo ang pagkataon ninyo, ang dangal ninyo, tapos wala rin mangyayari. Di ba kayo kinikilabutan? Ang usapang ito pakin alam ng buong mundo. Nang dahil lang sa ganyan, masyado niyong pinababa ang pagkataon ninyo. Pati ang kapatid ninyo. Sabat ng sabat sa usapang babae nagkakapulis. Alam niyo itong community ito, halos puro babae. Kung may lalaki dito, mga vlogger. Proud na proud kayo na parabagang sa sarili ninyo ang kapatid ninyo si Lady Diana. Na dapat siyang mahalin at siya ay purihin at siya ay hamaan. Ano bang itsura ng kapatid ninyo para kayo magkaganyat sirain niyo si Migs? Alam niyo, kung ako nagkataong kapatid, proud ako. Kasi yung itsura ng kapatid ko, kung talagang na talagang si Migs ay mahal na mahal si ang kapatid ninyo, napakaswerte ng kapatid ninyo. Swerte na rin kayo. Dapat proud kayo sa kapatid ninyo. Dahil ang kapatid ninyo, nakabiktima ng ganong itsura ng lalaki. At tinanggap din ng pamilya ang kapatid ninyo sa bahay nila at inaruga. Hindi yung ganito ang inyong gagawin, ang inyong iwawalwal sa kapatid ninyo na kayo ang sumisira sa pangalan ng kapatid ninyo at sinira din ninyo ang pangalan ninyo. Alam niyo, ako nagkataong kamag-anak ninyo, mumurahin ko kayo. Dahil ang sira ninyo, sira din nila. Pero sa kita ninyo, wala sila. Kaya ako, ang kamag-anak ninyo, baka nag-ira ko na kayong magkakapatid. Dahil nakakahiya ang pinaggagawa ninyo. Nalagpakilala lang kayo kung gaano kasama ng ugali ninyo. Kung gaano kayo kaganid. Naghahabol kayo sa wala namang kayong hirap. Sinira ninyo ang nagpakahirap. At sinira din ninyo yung iniangat niya na kapatid ninyo. Yung singiwi, lahat kayo, naka-video. Bakit siya hindi nag-video? Kung sasabihin nagluluto, bakit? Ay, alam ko ako nagluluto. Kung man lang, nakita siya ang hitsura niya. Bakit siya nagluluto? Total, stage-aid siya. Stage-aid din na kanya niluluto. Di hanga tayong lahat, ano? Diba? Bakit di siya nagpakita? Kung talagang totoo ang pinagsasasabi ninyo sa kanya. Proud na proud pa ang vlogger na nung
Nung pumanhik, hindi naman nagpakita. Bungas lang ng bungas. Ang kabungasan naman ng bunganga, wala rin naman sa lugar. Kagaya din ng mga vlogger, kung makabungas, tinalo pa ang mga taong eksperto. Salang-sala naman ang sinasagot sa mga tanong ng mga tao sa baba. Kakahiya kayo. Para kayo nasa bangkarela ng araw na yun, ng oras na yun. Kaya kayo na pansdiyan, aywan ko sa inyo, kung di pa mabuksan niya mga isip ninyo sa mga sinabi nila at isinagot nila, kung kayo marunong mag-analyze, huli na ninyo kung ano ang gusto nila at ipinaglalaban nila. Ang gusto nila at ipinaglalaban nila, sirain ang taong minahal natin. Ibaksak nila ang taong minahal natin. Dahil ang gusto nila, sila ang makinabang, hindi yung naghirap para maging matagumpay ang tandem nila. Kakapal ninyo, nakinabang na kayo. Yan pansukli ninyo. Ang Diyos hindi natutulog sa pinagagawa ninyo, mga kapatid. Tandaan ninyo ang salita ko. Ang lahat na hindi tama na ginawa mo, lalo kung sinisira mo ang iyong kapwa at inaapakan mo. May balik ang lahat. Hatul ako sa buhay ko. Hatulan ako ng kapwa ko. Huwag lang ako ang hahatulan ng nasa sa itaas. Dahil yan ang masakit na mangyayari sa parte ng mga buhay ninyo, ng mga bungas ang mga bibig. Walang respeto sa taong nakatulong sa inyong lahat. Lalakas ng mga bibig nyo, mga budol, bakla. Tinan nyo mga itsura ninyo. Kung papipiliin ang tao, sino kaya ang pipiliin? Kayo, si Meg o si Taijet? Hinahamon ko kayo ng butukan ngayon, kahit pa sa TV, doon sa GMA. Kung sinong pipiliin ng tao, pamilya ninyo, kayo magkakapatid, o ang dalawang ito. Wala na kayong magawa. Di na nga kayo gumawa ng kabutihan. Ito pa ang ginaganti ninyo. Di na kayo naghunos daily sa pinagsasasabi ninyo. Sobra na ninyong dinikdik. Si Migs, dinikdik na nga ninyo sa kahihiyan. Dinidikdik pa ninyo din siya sa sakit ng kaluban. Nagsuffer na nga siya sa pagkawala ng kapatid ninyo. Nagsasuffer pa rin sila, siya sa inyo, sa inyong kasamaan. Nung wala kayong puso. Ewan ko kung nasa ng pamilya ninyo, di kayo sinasabihan. Dahil ang kahihiyan ninyo, kahihiyan din nila. Alam nyo, doon sa live na yun, nagpakilala lang kayo. Nakaiingit na ingit. Na talagang ang iniisip ninyo ay masama kay Mix. Na ibaksak ninyo siya.
At yung vlogger na yan, dali mong magsalita. Bobo ka namang magsumagot. Bobo ka rin magsalita at magpaliwanag. Yabang na yabang mo. Wala ka namang ipagmamayabang. Kundi ang katampukan mo. May mga edad na tayo, di pa kayo mag-isip. Kayong dalawang vlogger, lalo yung isa, si Laway. Sa edad mo, sinasabi mo pa naman, teacher ka. Huwag naman ganyan. Ituro mo sa amin ang tama. Tsaka may edad ka na, ka nang gumaya sa iba. Kawaan mo rin man ang sarili mo. Sa edad mong yan, nababalahura ka pa ng mga lalaki. Huwag ganon. Nagpahirap, nagpakahirap ka, lumayo ka sa pamilya. Tapos, kaganyan lang ang pagkatao mo. Ibabaksak mo lang ng ganyan ang pagkatao mo. Nang dahil lang sa mga sa pinagtatanggol mo na wala ka namang makuhang ebidensya. Hindi rin naman ikaw ang makikinabang diyan. Kung sila ay mananalo, ikaw na balahura lang. Hoy, naaawa sa iyo. Kasi may edad ka na. Pare-pareho lang tayong babae. Mag-isip ka. At maawa ka rin naman kay Mix. Alam mo, walang ginawa siya masama. Alam mo yan sa sarili mo. Sige, hanggang dito. Sige po, hanggang dito na lang po. At ako po, nagpapasalamat sa lahat ng manonood nito. At sana naman po, ay ako po ay inyong subaybayan. Maraming marami pong salamat sa lahat. Sandali po pala. Saka ako po ay bumabati rin po sa mga kasamahan ko kasis sa Mix Kagwapuhan Universal Team. At ganun din po sa aking tatlong sis dati sa Mix Angel. At kay Just Ruth at kay Inday Jenny. Bye-bye. I love you all.